si Eddie yung investigator natin sa Bora Pharma. Gusto na makapagkita sa ating bukas. Importante daw. May bago siyang nalaman tungkol kay Marlon Bora. Posible. Tapos natin malalaman. Sama ka. Klase niyo. Po? Sir Lawrence! Good morning po. Pwede na tayong mag-start ng klase? There are three states of matter. Does anyone know what they are? Adrian! The three states of matter are solid, liquid, and gas. Very good, Adrian. Salamat po ulit, Mrs. Pablo. Mr. Molina, maraming salamat po sa pagbisita niyo sa amin. Wala po naman. Salamat po ulit. Salamat. Makita tayo ulit. Sige. Matthew. Hello, Pops. Saan ka na? 4 PM yung meeting natin dun sa investigator kay Eddie. Sunod ako sa meeting yun, Eddie. May dadaanan na ako sa bahay, tapos diretso ako dyan. Oo, sige. Kuya, pakisundan niyo motor. Hello, baby boy. Pabor naman, oh. Kasi sinabi ko kay Sofia, ako na lang ang susundo kay Adrian. Kasi may ginagawa din siya, eh. Eh, kaso naman, na-delay yung isa kong client. Kaya na-delay na lahat. Sunod-sunod na. Eh, pwede ba pakisundo si Adrian? Hindi pwede, baby girl. Kasi mamaya pa yung off ko, eh. Asan ba si Sofia? Eh, naku, hindi nga pwede. Kasi tinawagan ko siya. Sabi ko sa kanya, ako nang ang bahala. Eh, nasa gitna pa lang ako ng coloring. Hindi ko naman maiwanan. Alam ko na. Tatawagan ko si Gary. Makikiusap na lang ako, ha? Ayan, tama. O sige, salamat, ha. Baby boy, pasensya na, ha? O sige. Papay na. Sir, pasensya na po sa ingay, ha? Emergency lang po kasi. Walang susundo sa apo mo. Di ba on the way naman yung school ni Adrian? Ba't hindi lang natin daanan? Ako, eh, okay lang po ba, sir? Kawawa naman yung bata kung maghihintay. Sige po. Salamat po, sir, ha? Bakit ba kayo na problema sa pagsundo sa apo mo? Nasaan ba si Sofia? Adrian! Lolo! Oh, akala ko si Lolo yung sasundo sa
sa akin. Eh, kasi si Lola, maraming customer si Lola sa parlor. Kaya hindi niya maiwan. Eh, kaya sinundukan namin ni Lolo Marlon mo. Hi, Adrian. Hello, Lolo Marlon. Halika. Dito ka na sa likod sumakay. Ay, salamat po, sir. Sige. Tandahan, nakain ang bag mo. Ready, sana ba? Squad mo usapan, di ba? Sir, eto na po. Malapit na po. Halos sa restaurant na po ako. Nandiyan na po ba si boss? Wala. Siya pupunta rito. Pero habol siya sa atin. Asa ka na ba talaga? Sir, eto na nga po. Malapit na nga po. Halos sa restaurant na ako. Sige, sige. Bilisan mo. Okay. Eddie, ang nangyari sa'yo? Sir, ano? Misis ko. Nag-away kasi kami kagabi. Gawa na misis mo yan? Grabe pala magalit misis mo, ha? Lang muna ako, ha? Babato na ako, eh. Ang galing naman ni Boss! Grabe! Ano'y sasabihin mo importante? Mamaya na lang si Boss, sunayin mo na sa akin. Baka mas mabuting hintayin lang natin si Boss. Para sa sabihan na lang po. Sige, sige. Pero, siya mo na ako, ha. Boss, saan ka na? Kanina pa naghihintay si Eddie dito, ha. Hindi na ako sa labas. Boss! Ano? Hindi ka na pupunta rito? Matthew, nasabi ko, nandito na ako sa labas ng restaurant. Papasok na ako dyan. Labuhon nyo naman, boss. Ba't hindi na ako pupunta rito? Matthew, may problema ba? Nandiyan ba yung mga tauhan ni Marlon? Oo! Kailangan mo nang umalis dyan. Ngayon na. Boss, posible yung gusto niyo mangyari. Masyado maraming tao dyan. Paano yan? Nandito na kami. Matthew, makinig ka sa akin. Umalis na kayo ni Eddie dyan. Ngayon na. Gagawin ko ng paraan. Sige, sige. Peter. Tumawag si Boss, na-aksidente raw siya sa may Castaña Street eh, malapit sa Rebulto. Alam mo yun? Oo, sir, alam po yun. Malapit lang dito yun. Pupuntahan ba natin? Oo, sige, sige. Ayun nga, pinaghihintay niya siya eh. Pusin mo sila. Halika na, halika na. Sir. Sir, bilis! Sir, ay pupunta ka? Pupunta! Siguro yun yung mga katakas si Matthew. Naitindihan nyo!
Michael. No, Dad. Dad, dumating si Lorenzo. Nasa inyo na ba siya? Hindi, Dad eh. Mga stupido! Isa lang ang pinagagawa ko, hindi niyo pa magawa ng tama. Everyone on your team, they're all fired!
kita pinagluksa! Uminto ang buhay ko nun napatay ka. Tapos ngayon, ngayon buhay ka pa pala. Patawarin mo ako. Lahat yan tatanggapin ko. Masama ako. Galit ka sa akin. Nagsinungaling ako sa'yo. Dahil alam kong nasaktan kita. Pero lahat ng yun ginawa ko dahil kinailangan kong magdesisyon para siguraduhin ligtas ka. Ayoko na marinig ko. Napagdalingan ko. Sophia, Sophia, makinig ka sa akin. Totoo yung sinasabi ko. Makinig ka. May mga taong humahabol sa akin. Masamang tao. Gusto silang makuha sa akin at papatay sila ng tao para makuha yung gusto nila. Lahat ng taong malalapit sa akin noon, pamilya, kaibigan, lahat ng mahal ko sa buhay, nadadamay ng dahil sa akin. Sophia, ayokong madamay ka. Hindi ko kakayanin yun. Matuntun nila ako. Kaya kinailangan kong patayin yung sarili ko at magpalit ng pagkatao. Para hindi nila ako mahanap at para wala nang madamay ulit. Hanggang ngayon, Sophia, tinutugis pa rin nila ako. Kaya kinailangan kong magsinungali at magpanggap ulit na ibang tao. Kinailangan kong mag-ingat. Dahil ayoko na ang may madamay at ayokong madamay ka. Ayokong madamay ka, Sophia. At dahil alam na rin ng buong mundo na patay na si Nicolas Barrientos. Bakit ngayon pa? Sophia, wala akong balak bumalik at magpakita ulit sa'yo. Wala akong balak mangulo. Dahil alam ko maayos ka na, alam ko kontento ka na. Pero makita kita sa palagi. May kasama kang bata. Kaya ka pa nandito ngayon? Dahil kay Adrian? Sophia, alam ko kung anak ko si Adrian. Hindi. 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 Philip ang tatay ni Adrian. Dahil nung mga panahon kailangan ka namin, si Philip ang kasama namin. Siya ang dumabay sa amin. Siya ang nagpuno ng mga pagkukulang mo. Sophia, hindi ko alam na buntis ka noon. Bakit kung alam mo ba, hindi ka alis? Hindi mo kami iiwan? Pa rin ako. Pero hindi ko kayo papabayaan. Kaya ka ba nandito para kunin mo ang anak ko? Sophia, hindi. Nandito ako dahil gusto kong makasiguro ang anak ko si Adrian. Ngayon alam mo na. Hayaan mo na kami. Tahimik na yung buhay namin. Alam ni Adrian, patay na yung ama niya. Ayoko na kulangin pa yung isip niya. At hindi niya kailangan malaman na ako yung ama niya. Pero Sophia, nakikiusap ako. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo na ako ng pagkakataon. Bigyan mo na ako ng konting oras na makasama yung anak ko. Konting oras lang. Nang makabawi naman ako sa kanya. Bakit? Para saan pa? Para mapahamahal sa'yo yung bata? Tapos iiwan mo lang din siya? Masasaktan lang siya.
nasaktan mo, Nicholas. Lawrence, kung sino ka man, kung anong pangalan mo. Pero di ako papayag. Nasaktan mo ang anak ko. Salamat, Joffrey. Ay, walang ano man, sir. Adrian? Natawag ka ba sa akin kanina nung narinig mo akong sumigaw sa kotse? Yan ang gusto ko sa'yo eh. Kahit natatakot ka, nagsasabi ka ng totoo. Opo, ako nga rin po. Big boy na po ako. Kailangan ko rin ng tapang. O nga pala, big boy ka na nga pala. Kaya siguro naiintindihan mo na lahat ng tao nagagalit. Kaya pag galit sila, kuminsan kailangan nila sumigaw. Pero don't worry. Hindi ako nahanakit ng bata. Sino po ang lensa na hinahanap mo po? Isa siyang masamang tao. Totoo naman kasi yung sinasabi niya, di ba? Eh baka nga may mga taong umahabol sa kanya. Tapos, yung paglayo niya, yung pagtatago niya, yun lang ang nakikita niya para protektahan kayo. Hindi ko po matanggap kahit anumang dahilan nga, Tita Nanay. Nag-usap kami tungkol sa forever. Nangarap ako buong buhay kung makakasama ko siya. Tapos umalis siya, iniwan niya ako. Iniwan niya ako sa ene. Ngayon, babalik-balik siya. Bakit pa? Kasi nakita niya si Adrian. Diba, baka tama yung hinala natin. Ngayon, bumalik siya kasi gusto niya kunin ang anak mo. Matthew, hindi pa oras para gawin yan. Pero Papang, nakaambang na yung mga tauhan ni Marlon. Alam na rin ni Sophia na kayo nga si Nicholas. Masyado na mainit yung sitwasyon. Kailangan na natin umalis. Matthew, alam kong mainit yung sitwasyon but I have it under my control. May oras pa tayo. Anak, pagbigyan mo sa pagkakataong ito. Huli na to. Sinabi mo sa akin, baka mapahamak pa siya ng dahil sa iyo. Sophia, hindi ko hihingin to kung sa tingin ko hindi ko kayang protektahan si Adrian ng kahit isang araw man lang. Isang araw lang, Sophia. Pagkatapos na alis na ako.